welcome na naman sa aking channel. Ngayon, gagawa ako ng bread balls na may palamang cheddar cheese. Okay? Ang paraan ko sa paggawa ng dough ay kagaya din sa paggawa ko ng ensaymada noon. Yung 3 cups na all-purpose flour, 1 cup or 250 ml na warm liquid milk, 1 1/2 tablespoon na yeast, 2 itlog, 3 tablespoon na sugar, 1/2 teaspoon na asin, at saka yung 50 grams na melted butter. Okay, i-ready natin yung mixture, yung yeast mixture. Ihalo natin doon sa gatas. Hayaan muna natin na mag-bubbles ng 5 minutes or until mag-ready na yung yeast mixture natin. Okay, sa bowl, doon natin ilalagay yung 3 cups na all-purpose flour, 3 tablespoon na sugar, at saka yung 1/2 teaspoon na asin. Ihahalo natin ng maigi, saka natin i-add yung 2 itlog at saka yung butter. Imimix natin siya. Pag ma-mix na siya, saka natin ilalagay yung yeast mixture natin. Ininid mo siya or kaya yan mo siyang haluin or ininid mo siya ng 10 minutes hanggang makikita mong mag-elastic na yung ginawa mong dough. Okay? Tapos, ihayaan muna natin ng 1 hour or hanggang mag-double size yung dough natin. At saka pag maano na siya, mag-double size na siya, doon tayo gagawa ng bread balls. Ito na yung nagawa ko. Yung bread balls na nagawa ko. Okay? Hindi ko na ipinapakita sa inyo kung paano ko siya talagang ginawa. Kasi tayong mga Pinoy, matalino tayo. Kahit isang salita lang, may mga idea na tayo kung paano natin ginawa. So, ito yung pang-last na nakatapusan kong gagawin. Para ganito lang siya. Anuin mo lang siya, gagawin mo siyang bilog. Tapos, saka mo ilalagyan siya ng palaman na ito yung cheddar. Ganito lang siya. Kung may mga chocolate kayo, pwede din. Masarap din siya. Gagawin ko siyang medyo... lagyan ko siya ng margarine sa taas, tapos lagyan ko siya ng asukal. Ganito lang. Ito lang. Ito siya, hinayaan ko na siya ng mga 10 minutes hanggang magdikit-dikit na siya. Or ito, ready na siyang ilagay natin sa oven. Mga lang siya, mga 10 minutes, ready na siya. Lalagyan natin ito ng itlog sa taas para mag-golden yellow pag maluto na siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng itlog, papahida natin ito ng itlog sa taas, tapos ilalagay sa oven, hayaan natin ng mga 10 minutes, makikita muna naman natin kung ready na siya, saka natin tatanggalin dito. Okay?